And the woman which hath an husband, that believeth not, and if he be pleased with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. If any called in uncircumcision, let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Sabay-sabay po. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Okay? Let's pray. Walang maingay. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na hatiin namin sa dalawa. I pray na kayo po'y muli sa amin. Tackle namin ang sensitive topic na ito, Lord, but importante. Mga kabataan at even sa mga adults, we pray na kayo po'y maghanda na aming puso't isipan at bigyan ang kaunawaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Good afternoon. Ah, consistent na itong mga ito. Ah. Tsaka maganda yung mga suot. Amen. Okay. Salamat po sa mga... Puro kayo girls, no? Girl band. Sino yan? Si Harry. Si Harry. Ah. Ito ka, Harry. Ito yung mga kulot, di ba? Okay. Naka-straight ba yung ano? Nasipa ata. Okay, straight na lang. Dito nakaturo eh. Yan, thank you. Okay, good afternoon ulit sa lahat. Last week, kung napansin nyo, medyo sensitive. May mga bata dito, pastor. Okay lang yan. Ano malaman nila? Eh, ano naman to eh. Responsible naman yung ating pag-deliver, okay? So, ano yung nasa Corinthians 5? First Corinthians 5, naalala nyo pa? Medyo sensitive, di ba? Yun yung loko-lokong ano. Ano yan? Nag-fornicate ng asawa ng tatay niya. Medyo matindi yun. So, last week naman, First Corinthians 7, 6, yun yung ginamit sa sodomize, di ba? Problem text, pero panilawanan natin na maayos. Pero ano pa yung, ano doon? Ayan, yung judgment within the brethren. Hindi tayo dapat magdemandahan. So ngayon naman, chapter 7, medyo babalik tayo sa usaping. Kasi ganito daw pala ang background nito. Okay, alam niyo ba ang background nitong Corinthians daw? Yung Corinthians daw, parang ito yung lugar sa Greece, pwede sa area na yon. Ang tawag sa area na, Macedon, basta doon. Sa Greece yan eh. Achaia, ano yan eh. Ito daw Corinthian, ito daw yung isa sa parang sabihin nating Sin City daw to. Yung sabi ah, parang sa US, Las Vegas. So ganun po eh sa mga lugar, di ba? Kung tayo, ayaw natin sa ganyan. May maraming taong ayaw dyan. So syempre eh, hindi yan mamamayag pag dito. Ngayon, yung ibang mga ano, nagsasama-sama yun. O, gawa tayo sa sarili natin, yun ha. Kaya Las Vegas, puro sugal, puro kasalanan doon. Pero may mga Baptist din daw doon. Sana witness sila doon. Sabi, may kilala sila pastor doon. So, puring chance ganun daw. Kaya kailangan maintindihan natin yun. Kasi minsan may sabihin si Paul dito mamaya. Kaya parang, mali yun ha. Ba't sinasabi ni Paul yun? Kasi nga, ito daw palang Corinthians, parang sentro yan ng ano, ng prostitution, yun nasabi. Okay? Prostitution, tsaka kamunduhan. Nga, parang Hollywood nga, Las Vegas, ganyan. Sa Pilipinas, meron bang ganun? Manila. Ha? Manila. Manila. Especially saan? Cubao.
Ay, nasabi ko lang. Dati kasi nasabi nila, Elmita, yun yung ano eh. Elmita, yung narinig ko dati. Angeles Pampanga. Yun ba yung base ng... Subic, no? Yung katabi nun, di ba? Kasi Subic, kunwari, ano eh. Maayos, di ba? Paglabas mo, longga po, di ba? Ayan. Ito yun. So yun, naalala ko din sa Elmita. May mga ganung lugar kasi mayaman. Mayaman, sundalo pa. Nga ano yan. Sunod ng sunod yan. Pero pag, pag libre na sila, kung kalokohan, parang pari din. Parang ganun din. Kaya, punta dyan. So ganun yung Corinthian daw. So maya-maya, para sinabi ko sa inyo, para maintindihan nyo yung ibang mga bagay na sabihan dito. So okay, babalik tayo ulit. Ano ulit yung fornication? Alala nyo na sa chapter 5, di ba? Ano yun? Live-in. Hindi lang live-in. O, pwedeng live-in, pwedeng... Yun nga, nag-asama ng di pa mag-asawa. Sex and outside marriage. Okay? Alam nyo na yung fornication, ha? Yun ang gagamitin natin lagi kasi nasabi ng Bible. Premarital sex, ganyan. Sabi dito, nagawa ng mag-asawa yun, di yun masama pag nasa marriage nga. So, hindi fornication nga pag mag-asawa. Okay? So, ngayon, napunta na naman tayo dito. Sabi ni Paul, now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. So, ganito pala yan. Parang mga pastor din, mga evangelist, tinatanong kasi yung mga mananampalataya, siyempre nagtatanong na, pastor, ano ba yung magandang gawin? Yan. So, kasi especially nga sa kanila, maloko yung lugar nila, tapos, siyempre iba doon, naliligtas. Siyempre, may mga tanong, hindi agad yan, bibitaw nila yung kasalanan nila. Naintindihan niyo ba yun? Kaya, siyempre, yung iba dyan, lumalaban, ay, mali ba to? Mali ba yan? Kaya nagtatanong sila ngayon kay Paul. Kaya sinabi ni Paul, ito, sasagutin niya yung mga ilang bagay na may kinalaman sa ganyan. Okay? Yung ganyan, kamunduhan, okay? Fornication. At yung mga nasa gitna ng legal, saka hindi legal. Ganun po yan, ha? Kaya ang tanong daw dito, kaya sinabi niya agad, it is not good for a man to touch a woman. So, naalala ko, oh, naalala niya yung mga sa pagnabasa niya Old Testament. At kahit dito sa New Testament, may tinatawag na madumi ba yung babae? Parang masabing madumi yung babae. Pag madaming naging partner, di ba? Especially pokpok nga, di ba? Sabihin niya na yun, di masama kasi nasa Bible eh. Mga ano yan, no? Whore. Sa English. So, pero sabi din sa Bible, parang, yan, maganda yung babae pag virgin pa. Pero pag na ano daw, ang term dun is defile. Alala niyo ba yun? Defile. Hindi na, hindi na masama yun pag nasa kasal nga, di ba? Pero, yun ang term eh, defile. So, kasi, hindi maganda bagay yun pag walang sa marriage. Okay, tandaan niyo po yan, ha? Kaya, medyo sensitive topic natin ngayon. Ba't kaya nilalatag yung mga terms, okay? So, may masama bang hawakan? Pag sinabing hawakan to, hindi lang to hawak, okay? Ito yung gano'n na nga, okay? Ginagawa ng mag-asawa. Again, di masama pag mag-asawa, okay? Pero ba't sinasabi ni Paul ngayon, hindi maganda yun? Kasi nga, sa context, okay? Parang sinasabi niya, mas maganda pang, kung naalala niya again, ano muna tayo again sa Leviticus, Exodus, alam niyo ba sabi doon, pag ikaw ay sasamba sa Diyos, meron silang ano doon, may mga feast sila, di ba? Isa sa mga gagawin nila, mag-a-abstain muna sila doon, alala niyo yan. Di ba? Ba't ganun? Masama? Hindi nga masama yan, kahit sa mag-asama, hindi masama. Ba't sila nag-a-abstain? Ibig sabihin siguro, dahil nabanggit ko rin dati, pang, ano yung pure pleasure yun, di ba? Masaya yun. Kaso, makamundo nga. Okay? Kaya sa mundo natin ngayon, yan ang laging pampain. Isa yung people, hindi kasi yung people, pati sa adult. Lagi may kinalaman sa sex, ganyan yun. Okay? Tandaan nyo yan. Kaya, ginaano natin yan. Kaya yung kasal ay ginagalang dapat. Di yung binabasas, hindi yung... Eh, nagbibiro lang naman ako eh. Hindi mo yung sasabihin, pag-uusapan nyo ng walang, tawag dito, walang paggalang, tinatawag, or walang preno minsan, di ba? Kahit sa biroan. Okay, tandaan nyo yan, ha? Kasi nasabi nyo, hindi tama, hindi maganda yun, nasabi dito. Pero again, sa context natin, okay yun sa mag-asawa, pero hindi rin, ibig sabihin, hindi ka pwedeng walang preno. Amen?
So ngayon, so yun ang sinasabi nun, no? Kaya yung touch doon, yun na yun. Kaya pinasok niya fornication. So ano ngayon, paano yan, pastor? Eh, ako, kunwari, ako, pastor ako, di ba? Paano ko makakaiwas doon? Eh, siyempre, lahat ng lalaki gusto yun. Lahat ng babae gusto yun. Paano ko makakaiwas? Yan sabi. So ano gagawin natin? Simple lang. Mag-asawa ka. Okay? To avoid fornication, let every man have his own wife. So pag may asawa ka na, hindi na masama yun. Okay? And let everyone have your own husband. Tapos na. Tapos, pag andun na kayo, may mga problema pinipresent dito kasi nga yung iba ay hindi rin marunong, katulad ngayon. Narinig nyo na ba yung kasabihan na outside the kulambo? Ano yun? Okay, yun yung mga biro-biroan lang ha. Pero nangyayari talaga yun sa imang mag-asawa. Alam mo yun? Outside the kulambo. Alam mo yung kulambo? Hindi. May sabihin lang, doon ka natutulog, di ba? Pero pag nagginalit mo daw yung babae, outside na kulang buka mamayang gabi. May sabihin lang nun, walang pansinan. Ah, ngayon lang yun na. Okay. So, tama ba yun? Kunwari, asawa mo yun, tapos ayoko. Magpapakipot ka sa asawa mo. Eh, gusto niya, ikaw ayaw mo. Pwede ba yun? Nangyayari nga yun, kasi sarili mong katawan yan. Eh, ngayon nga, mayroong sabing rape sa marriage. Sa US, parang may ganun. Tama ba yun? Actually, hindi tama. Dapat yun. Pero masama nga rin pilitin. Pero, dapat walang kasong ganun. Okay, civil case na nirape ako ng asawa ko. Ha? Kalokohan yun. Pero nangyayari ngayon yun. Okay? Kaya sinasabi rin ni Paul, alam niya eh. Pag sinabi niyang, let the husband render unto the wife due benevolence. Pag sinabi lang pong benevolence, medyo generic term yan sa magkagandahang loob, di ba? Pero sa context natin, ano yun? Obviously, yun na yun. Ibig sabihin, huwag mong sabihin, ayaw ko, kinakalabit ka na nga, ayaw mo pa. Mag-asawa naman kayo, di ba? So, mali daw yun. Yung sinasabi ni Paul dito, okay? Medyo anong utak natin ngayon, ha? Matured. Dapat pag-asawa mo yan, di mo yan. Ngayon, kung talagang pagod ka, di huwag muna, bukas. Kaya sa isang araw, paghandaan nyo, okay? Yung mga dyan, okay? And likewise also to the wife and to the husband. So, baliktaran yan. Big give and take. The wife hath not power. Ito, maganda. Kung di nyo naintindihan nyo, basta hindi naman natin sinasabi dun eh. Ito, tingnan nyo. Sabi sa 4, the wife hath not power over his own body, but the husband, and likewise also the husband, hath not power with of his own body, but the wife. Sa Tagalog, wala kang kapangyarihan sa katawan mo. Pwede ba yun? Ibig sabihin nga, kasi sa kanya yun, ibibigay mo sa kanya yun. Hindi mo yun i-restrict, hindi mo sobra naman. Dapat mag-usap kayo kasi gawaing mag-partner yun, okay? So, yung kabaligtaran naman, sabi doon, defraud ni not. Pag sinabing defraud, ano yung defraud? Ano po? Deprive, okay. Pero pwede rin nanloloko, di ba? Tingnan natin. Fraud kasi is manloloko, di ba? Nagurado lang, okay? Deprive of something or deceive by deception or fraud. So, yun nga. Niloloko ka, especially dinideprive ka. Kunwari, para sa'yo naman talaga yon. Hindi, ito lang yung sa'yo. Okay, kunwari, sweldo or kung ano man yan. So, wag daw ganun. So, again, sa context natin, yung sinabi ko na kanina, wag kang magdadahilan kasi ayaw mo. Kasi katawan mo, sa kanya yun. Yung katawan niya, sa iyo yun. Hindi ba yun? And, pag mag-asawa, again, pag mag-asawa. Ngayon, ang problema ngayon, nga, sa Hollywood, baliktad. Ang ginagana ay mag-boyfriend pa lang, di ba? Mali yun sa Diyos. Pag mag-asawa na, anong ginagana sa Hollywood? Ganun naman, sa iba. Yun ang binibida. Kaya kung anong binibida sa Hollywood, yun ang mali. So sa atin, ganun. Pag young people, magtiis ka muna. Gusto magtrabaho ka. Kasal na kayo. Go! Okay, ikaw na mismo. Pag sa church, ikaw na yung sa amin. Ganun eh. Oh! Ano? Nung ilang anak na kayo, parang kayo na yung gaganunin. Kaya hindi nyo kailangan magmadali. Okay? Kung gusto BP, nagbabawalan naman tayo dito eh. Pag wala pa sa time eh. Di ba? Pero pag nasa time na yan, oh, Brad! Oh! Yung panganay mo, gintong taon na, ba't wala pa kasunod? Ganun yan. Oh, kaya masaya sa church, eh, no?
Anyway, so huwag mong pagbabawalan nga, mga kilala namin sa US nga, ganun, sila talaga walang pahinga. Talagang, sabay, mayama ka sila dun eh. Hanggat pwede, kaya yung, alam niyo si Pastor Anderson, magdodosi na sila ngayon. Kaedad ko lang yun, matanda pa ako ilang buwan. Magdodosi na yung anak, anong ginagawa nun? Kasi ipag, di ba? Eh, maaga kasi nag-isawi. Anyway, ganun po yan, okay? Comfortable ba yung mga people? Dapat maintindihan niya ngayon pa lang yan. Hindi yung, ito yung mali naman kasi ng iba, hindi tinatakil to. Kaya yung mga young people, nag-iinit na pala, hindi alam. Iwasan na lang natin topic, alam mo, wawala yun. Pag hindi mo pinag-usapan niya sa bahay, pag-uusapan nila yan sa labas. Diba? Kaya pinag-usapan natin ng responsibly dito. Okay, so ngayon, huwag niyong de-defraud. Ibig sabihin, kung pwede naman, huwag mo sabihin, hindi ko kaya, ganyan-ganyan. Huwag ganun. Kaya sabi dito, accept it be with consent. So, magpaalam, hindi maganda yung pilitan, as in literal, okay? Hindi ko na didetali sa inyo, pero as in, hindi maganda. Pag may pilitan, amen? As in, hindi kayo mag-enjoy, yung isang sabihin. That you may give yourselves to fasting and prayer. Ganito nga kasi yan. Nabanggit nyo kanina, parang pinag-aaral ng kinukontas sa Panginoon, yung para sa Panginoon, tsaka para sa sarili. Para, so, hindi na masama to, pero may balance. So, pag puro kayo ganun, di ba, pangit naman. So, pag naglilingkod kayo sa Diyos, minsan i-set aside nyo yun talaga. Kaya sabi dito, mag-schedule kayo, anong gusto nyo. Ngayon, pag mga bagong mag-asawa, ano yan? Ano yan eh? Walang ano yan. Yun nga, nilolo. Pero pag matanda, sabi nga ni Pastor, parang magkapatid na lang kayo eh. Wala. Oh, hello, gano'n na lang yan. Kaya, schedule nyo lang, okay? And come together again, that's Satan. Yeah, Satan. Ano bang gumalaw nito? Okay. Ba't napunta si Satan dito? Kasi nga, pag puro ganun daw kayo, sabi dyan, alam nyo ba yung incontinency? Okay, isa sa mga definition niya, yung mga hindi daw ano, eh, hindi maano, ganun ang ganun, natatay, parang alam nyo ba yun, incontinent, hindi nyo mapigilan, okay? May maganong sakit. Pero hindi ito yun, ha? Again, sa context, yun, hindi makapagpigil. Mali naman yun. Okay? Kaya, schedule nyo. Yung sabi ni Paul. Pasa mag-asawa yan, ha? But I speak this by permission and not by commandment. So, ito yung sinasabi ko na may mga rules sa Bible na hindi talaga sabi nating enforceable na tinatawag. Okay? Kasi, malinaw to sinasabi ni Paul. Hindi to sinabi ng Diyos. Ako lang nag-asabi nito. Eh, ba't yung sinasabi? Kasi nga, nabanggit ko sa inyo last time, di ba, sa ibang church, ang requirement nila para sa, kumari, isa-send nila, isa-send out. May iba-iba silang requirement. Siyempre, yung nasa Bible, ano yun talaga? Standard yun, no? SOP yun. Pero yung iba, dapat nabasa mo na ba yung Bible ilang beses bago ka isend. So, may mga ganong arbitrary na tinatawag na rules. Hindi masama yun. Depende nga kasi yun sa kung sino yung nagpapatupad or ano. So, ganun din si Paul dito ngayon. Kaya, iba tayo pinag-usapan mas to. Ibig sabihin, pwedeng mali yan? Well, depende. Mamaya, sabihin sa last verse nito, but I have the mind of God eh. Kaya, I have the spirit of God. So, tama pa rin. Ibig sabihin lang, hindi siya pinipilit. Okay? Parang yung vaccine na yan, di ba? Labong-labong na tayo. Ano ba? No vaccine, no ride. Except, eh, ganun pala eh. Ba't di sinabi nung una, no? Sinasabi lang yan ni Paul, especially yung mga later niya sasabihin dito, okay? So, next is, sabi niya, for I would that all men even as myself. So, gusto ko daw niya, sabi ni Paul ha, Tagalogin ko, ako ang gusto ko yung lahat ng lalaki katulad ko. Ano yung sabihin nun? Ano ba si Paul? So, pag tinignan niyo yung ano ni Paul, para siyang walang asawa eh. Pero sabi ng mga iba, maaaring nagkaroon dati siya ng asawa, pero hindi ganun kalinaw. Pero itong mga time na to, wala. Eh sabi niya dyan,
gusto niya walang asawa, ganun ba yun? Ginagamit ito ng mga Catholic. So again, mali yun ha, mali yung interpretation nila. Ito yung explain natin bakit. Okay? Sabi diyan, but every man hath his proper gift of God, one after this manner and after that. So, iba-iba ang gift natin. Ibig sabihin nyo, iba kayang walang asawa, maglilingkod sa Diyos. Yung iba hindi kayang walang asawa, maglilingkod sa Diyos. Yung iba, kailangan ng asawa bago maglingkod sa Diyos. So, kaya sinasabi niya dito, hindi ako nagiging strict dito. Depende sa inyong kakayanan. Kaya title po natin ngayong hapon is Abiding in the Lord's Calling. Okay? Binasa natin sa chapter 20, verse 20. Kaya sabi dito, I say therefore to the unmarried widows. Kasi marami sa kanila namamatay, hindi sa COVID ha, dahil yung persecution. Yung mga lalaki pinapatay. So, ano mangyayari? Yung babae, wala nang asawa. Anong gagawin nun? Wala ang asawa, ang hirap, di ba? Sino dito ang walang asawa? Dati may asawa. Kung may kilala kayo, di ba? Kaya may kilala kami, ganun. Ako, may kilala kami sa, ano, naglolokon sila kasi medyo may edad na eh. Eh, naanak ka, ganyan. Nga, asawa ka pa ba? Hindi naman, bawal kasi, ayun ko, nangyari doon. Basta yung mga ganun eh. Ang hirap, di ba? Kaya sabi ni Paul, okay, sige, na ang tawag nila, disgrasya, di ba? Pero wala nang disgrasya eh. Ginusto na yun eh. Tindihan nyo ba yun? Pero yun, yung medyo euphemism nila, na disgrasya ako eh. Para naman aksidente yun, di ba? Pero, kunwari lang, sige, either namatay yung asawa mo or iniwanan ka, ano, Kristiyano ka ngayon, anong gagawin mo dapat? Masaya yung may asawa, kaso, yung nangyaring di maganda, okay? Kasi sabi ni Paul, mas maganda huwag na kayo mag-asawa. Bakit? Kasi ang pag-asawa, maganda nga yan, pero nakaka, pagwala sa, alam mo na, kunwari, hinayaan ng Diyos na ganun. Namatay asawa mo, asawa ka na naman. Bukod sa mas mahirap maghanap ng asawa, lalo babae, kunwari, nakapag-asawa ka, iniwanan ka, or namatay na, hindi na ganun ka, dali. Kasi syempre, nag-iisip yung lalaki, gusto ko syempre, first time, di ba? Virgin. Kaya sabi ni Paul, huwag na kayo mag-asawa, yun ang mas makabuti sa inyo. Okay? But if they cannot contain, let them marry. So, hindi naman sinasabi niya, wag na, bawal. Hindi sinabing ganun. Pero sinasabi niya, mas maganda, wag na kayong mag-asawa. Okay? Pero kung talagang meron naman, sige, walang problema. For it's better to marry than to burn. So, bakit mo hayaang mag-asawa? Eh, kasi nga, kaysa naman, pag sinabing burn dyan, eh, isin nga, yung nagiinit na nakitingnan na lang. Ay, ito yung nagbibigay si Paul dito ng mga recommendations para sa kung anong depende kung anong kalagayan ng mga kapatid. Okay? Verse 11, but if she... Verse 10, and unto the married, I command. Okay, sa mga unmarried, binigay siya commandment, wag na, mas maganda, wag na. Ngayon, pag meron ka namang asawa, ano yung... kinokomment sa kanila. Yet not I, but the Lord. Napansin niyo ba yun? Ibig sabihin, parang nag-aalangan siya kasi hindi naman talaga ito malinaw na kasulat sa Bible. Pero, nagbibigay nga siya ng recommendation na medyo sigurado siya kasi sabi niya, command eh. Mas maganda sa inyo, wag na. Ngayon, kayong mga may asawa, let not the wife depart from her husband. So, ang context po kasi nito, yung iba kasi hindi mananampalataya. Obviously, huwag kayong maghiwalay kung pareho kayong Kristiyano. Hindi na kailangan sabihin nyo. Kaya sinasabi dito, pag kayo Kristiyano, hindi mananampalataya yung isa, huwag nyong hiwalayin pa rin. Okay? Huwag. Huwag nyong ihiwalayin yan. Pero, pag hiniwalayan ka na talaga, but if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband and let not the husband put away his wife. Hindi ko maintindihan, Pastor, di ba, ba't naghihiwalay yung mga mag-asawa? Naintindihan niyo ba yung ba't naghihiwalay? Manood ka lang ng GMA, buti wala ng ABS. Alam mo yan, di ba, kasi mga pare-pareho ding malandi. Buti nga yung mga siguro, wala naman, no? Oh, ganun kasi yan eh. Minsan, apektado kayo pag yung magulang nyo, hiwa-hiwalay, di ba?
So, pero yun nga, hindi naman yung kasalanan yun. Kaya kayo, magtino na lang. Ngayon, kung talagang ganun, huwag ka na mag-asawa. Ang effort mo na lang, magkasundo kayo. Yun yun. Nangyayari po yan kahit sa mga mananampalataya. Kasi pangit, hindi maganda eh. To the rest, I speak and I speak not to not the Lord. Okay? Again, na parang ano to. Hindi matibay na strict na compliance ang inaano niya. Kasi ito yung opinion niya. Binivoice out niya opinion niya. If any brother hath a wife that believeth not. Yan na nga yung sabi. Pag hindi mananampalataya yung asawa mo, and she pleased to dwell with him. Na. Ha? Okay. By the way, ganyan pala. Pag tinanong kayo nagpa-boxing ka na, sabi mo bakit? Ba't mo kailangan malaman? Mas maganda para ng hula sila, parang sila yung mahiya. Kasi wala silang katapatan magtanong. Dahil we have the right to privacy. Kung tanongin ka, may HIV ka ba? May tuberculosis ka ba? Diba? Sila nga, hindi nahihiyan ganun eh. Pinapapasok sa mall. Tapos tayo dahil hindi tayo nagpabaksin. Eh, nalaman tuloy. Anyway. Nay, may nawalang bata dito. Sana ba ako? Yan, so pag yung asawa mo hindi nananampalataya, eh ikaw naman, mananampalataya ka, sabi dyan, eh hindi ka naman inaaway, hindi ka naman gustong hiwalayan, eh lalo naman, huwag mong hiwalayan. Kasi po, may mga ganyan din. Anong ginagawa nila? Ginagawa nilang dahilan, eh pastor, yun ako na just asawa kasi, hindi naman kristyano eh. Tama ba yon? Gawin mong dahilan yon. Hindi kristyano asawa, kaya iwanan ko na. Hindi ganun. Never. Kaya nga, may problem text na naman dyan sa Nehemiah. Alam nyo yun. Nehemiah ba? Ezra. Pareho. Sa Ezra ata. So, pinagalitan sila. Oh. Yung mga nag-asawa daw ng hidden, hiniwala yan. So, ginamit ngayon ng mga pastor yun. Sabi, kita mo na nga. Pag hindi mo na hiwala, hindi ganun. Hindi ibig sabihin sinabi ni Nehemiah Ezra, tama. Kaya nga, inano ni Jesus yan eh. Na hindi tama yun. Okay, tandaan niyo po yung bagay na yun. Ah. Sabi ito, malinaw dito, huwag mong i-divorce. Ganon din naman, kahit lalaki ka, babae ka, hindi mananampalataya. Sinasabi, believe it not, ah. Hindi siya believer, hindi siya mananampalataya, hindi siya kristyano. Pero ayaw namang, ano, ayaw ka namang hiwalayan. Mas maganda yun, huwag mong hiwalayan. Ayaw maniwala, pag-pray mo lang. Amen? Sooner or later, either maniwala, manampalatayan o hindi, still, yung marriage, hindi yan basta-basta hinihiwalay ng religion, lalo Christianity. Manatindihan niyo yan, okay? For the unbelieving, bakit daw? For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Kahit unbeliever yung asawa mo, ikaw mananampalataya, yung pagsasama nyo, lalong nagiging legit pa rin yun sa Diyos. Okay? Actually, kahit nga hindi kayo pa mananampalataya, pero lalo na mag-iing sa Diyan mananampalataya. Okay? Eh, lalo yung anak. Ganun din. Okay? So, kaya, malinaw po dyan, sinasabi dyan, huwag kayo mag-divorce basta-basta. Ngayon, ito na yun. But if the unbelieving depart, let him depart. Ayun pala, pag siya yung umalis, hayaan mo na siya. Eh, kasi siya na yung umalis eh. Yung unbeliever. Sabi dyan, a brother or a sister is not under ban in such cases, but God had called us to be. So, ibig sabihin, huwag mo nang pilitin. Ay! Ayaw sa church nung asawa ko. Pinapagano ako. Na, iglesia ni Manalo. Gusto nung asawa ko, iglesia ni Manalo, doon kami. Anong gagawin mo? Yung mahirap. Diba? Kung talagang i-divorce ka dahil doon, sabi niya, bayan mo siya umalis. Kasi kulto yun, ha? Ngayon, kung ayaw ka lang pag-church yan, nari si may asawa si Bad, may lalaki ka pala. Yung babae ito eh. Kasi yung lalaki yung ruler sa bahay. Nari si Chelsea, may kasawa siya. Baptist din, pero ayaw. Sabi, ayaw ko dyan kay Pastor Ace. Huwag ka dyan sa discerning. Doon ka na lang sa kabila.
ano gagawin mo? Baptist din naman. Sumunod ka. Yan ang sinasabi dito. Yung mga preference mo, hindi yung dapat mas mataas pa sa role sa bahay. Okay? God at God has to peace. Sabi, kung ano yung mga kabuti, kung saan kayo mapayapa, sabi dito, doon kayo. Okay? Ayan, ito naman, baliktad naman iba, gustong sundin yung unbeliever, ano mangyayari sa atin? Kaya sabi dyan, for what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband, or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife. So, pwede bang maligtas yung asawa mong diligtas? May pag-asa pa, wag lang reprobate. Okay? Kaya hindi ka nakapagsabi, no? Hindi ka nakakaalam, kung siniran mo, alam natin yan, mga adult, di ba? May mga tao talaga ayaw. Talagang iwas. Bayaan mo lang. Pero, i-consider mo rin na importante pinapagawa sa'yo ng Diyos as an individual. But as God has distributed to every man, as the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all the churches. So medyo, nag-flip-flop siya. Ngayon, ino-ordain niya na. Ibig sabihin, talagang ganito ang rule natin dapat. So meron din namang consideration eh. Niya sabi niya. Okay, so dapat ganoon ha. Nakuha niyo ba yung rules? Pag kinasal kayo, hindi pa kayo manapatay, naligtas ka, huwag mong divorce yung isa. Okay? Kung ngayon na, namatay, mas maganda, huwag ka na mag-asawa. Pero kung talagang hindi mo kaya, andyan naman, sige, mag-asawa ka. Ayan yun, yung binibigay na rule ni Paul. Ayun yun, sa pag-asawa. Ngayon, mag-iiba to ng, mag-iiba ng topic. Pero may kinalaman pa rin dito sa ating, Sabi dyan, okay, yun yung rule ko sa mga mag-asawa, namatayan, ganyan-ganyan. Maghihiwalay. Ito naman, is any man called being circumcised? Alam nyo ba yung circumcised? Natakil na rin natin yan, tuli nga, di ba? Masama ba yun? Ayan ang tanong, di ba? So, linawin na lang natin. Again, ito ay unang sinabi kay Abraham. Ano ba ibig sabihin yung tuli? Pasan ba yun? Hindi, pasan nga. Ba't nadamay pa yun? Yan, okay. Ganito yan ha. Sabi kasi ito yung maling-mali sa iba. Hindi ko lang nagbabasa ng Bible yung mga pasto na iba. Ang sasabihin nila, sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, circumcision of the heart. Mali, kasi sinabi rin sa Bible yun, sa Deuteronomy, sa Ezekiel, yung circumcision of the heart, sa Jeremiah. Hindi ko makakalimutan yung pag nanadaanan ko sa mali yung sinabi ng pastor. Hindi, kasi sa Bible, yung circumcision, sa puso talaga, ibig sabihin, nililinis. Okay, may kinalaman nga sa kaligtasan yun, di ba? Okay, yung laman, pag nilinis mo yun, hindi ka naligtas, di ba? Kasi maraming natuli, hindi naman ligtas. So, ano yun? Representation ngayon yun. So, ang tanong, masama ba yun o hindi? Papasok tayo dyan. E, sabi dito, kung gusto mo matuli, matuli ka, kung ayaw mo, wag. So, masama, hindi. Mali yung tanong, di ba? Ano yung maganda? Okay. So, hindi tayo pinipilit, pero ako, ang aking personal na dito, kaya si Pastor Anderson, nasabi niya, hindi niya tutuloyin yung mga anak niya eh. Kasi medyo galit sa ano yun. May dahilan din naman siya. Pero sa akin, sa mga Pilipino kasi, ito, yung inaano ko to, inaaral ko rin to, bukod sa maganda rin siyang custom, kasi parang pag ginawa yun sa katawan mo, parang nagkakaroon ka ng sabi natin illustration yun sa puso mo. Again, di mo kailangan yun para maligtas. Diba? Pero, ganit ano yung ganda yung situation ko, naisip ko kanina. Kunwari, ako ay ito yung mga nag-soul winning tayo. Anong mas maganda? Maligtas siya o magpunta siya sa church? Dapat maligtas muna kasi hindi naman siya pwede sa church mag-member kung hindi siya ligtas. So, ano yung pag ina-assess mo yung kalagayan ng kaibigan natin unsaved, so mas maganda maligtas muna siya. So, pag naligtas siya, unahin mo yun. Okay? Pag ligtas na siya, huwag ka na mag-church kasi ligtas ka na yun. Ganun ba? Hindi. May mas maganda ka pang gawin. Mas maganda. Okay? So, kung kaya mo magpunta sa church, magpatuloy, yun ang the best. Kung kaya mo naman, kunwari, hindi, yung problema kasi iba, kunwari,
magulang mo Muslim or ano, iglesia ni Manalo, i-share pa rin natin. Maganda, mas-save sila. Eh kung gusto pumunta sa church, sabi mo, eh ayaw na magulang mo, ano, sabi mo, pilitin mo, gano'n. Hindi, sabi mo, diyan ka lang muna hanggang mag-mature ka lang. Diba? So, sabihin ito, dahil sa condition nila, kalagayan nila at the time, i-advise mo silang huwag ka lang muna mag-church sa Baptist. Nakita niyo yun? Kasi mas makakabuti sa kanya yun. Kaysa pilitin natin, magkagalit sila, alam mo na, tayo pa yung nag-sensihin ng kanilang fiction, di ba? So, ganun din sa pag-utuli. Ewan ko sana, maganda yung perfect illustration yun. Pero, okay na, hindi ka naman nahadlangan. Unless, basta 1,800 dyan eh, wala akong pera. O di, huwag ka na matuli kung wala ka talang ganun. Eh, kung may tutulong naman sa'yo. O may 500 naman dyan sa ano. Magkano ba 500? Libre. O, wala nang hadlang, di ba? At maganda po kahit sa ano, maganda yung patuloy din sa akin na yun ang aking ano. Hindi ako ganung agalit sa Hudyo para kasi sinabi ng Bible yun sa Old Testament. Ibig sabihin, hindi yun pangit na bagay, okay? Ang pangit doon, pagturo ka, physical, spiritual, lalong iligtas na kami mga Hudyo kasi tuloy na kami mali. Makita niyo yung order of precedence doon. So sana naintindihan natin yan, ha? Kasi sabi dito kung pansinin niyo yung bagong term na na-introduce dito, cold. Okay? Kanina pa mayroon ng cold. Sa 15 meron. Hindi yan. Okay. Walang sinabi cold. Pero yung pinag-usapan din kanina pa, di ba, kung nararapat o mas manaayon na ikaw ay, alam mo na, mag-dwell together, mas gawin mo yun. So, may inintroduce dito, cold, ibig sabihin, ano sabi yung cold? Hoy! Patuloy ka, hindi ganon. Ibig sabihin, parang sabi sa Romans 6, yung dispose, ibig sabihin, wala namang, ibig sabihin, katulad yan, kaya nga, inaaral natin to. So, nakikita mo na ngayon, ano may mas maganda. Okay? So, yun nga, kung sakaling, pinagbantaan ka, pag nagpatuloy ka, anak ka, itatakwil kita, ganon. Huwag ka nang patuloy, di ba? Saka na. Kung sakaling ganon. Pero kung wala naman, so isabihin nun, you are called to become uncircumcised at the moment. Pero kung wala namang hadlang, mas maganda, yung sabi, patuloy ka na. Yun ang sinasabi dyan. Kaya ito, sinasabi ko kanina, circumcision is nothing. Hindi naman yan nakapagligtas. Hindi naman napakalaking bagay niyan. Ganon din yung hindi pagpapatuli. Kaya yun, nabanggit ko kayo, no? Eh, ba't masyadong ano? Di, tanungin mo yung anak mo kung gusto niya. Bigyan mo siya ng option. Diba? But the keeping of the commandments of God. So, importante yun, ah. Yun nga, pero sa panahon natin, hindi siya ganon ka in-emphasize na. Okay? Kaya ito yung ating verse. Sabi, let every man abide in the same calling where he was called. So, ano na ngayon call dyan? Eh, pastor, may tumatawag sa akin, ano? Punta tayo sa impyerno, eh. Obviously, yung calling dito, sa Diyos. Okay? Yung tama. Ibig sabihin yan is, ano ba yung, hindi naman to iba sa atin, lalo to sa mga magkatrabaho, di ba? Ano yung sinasabi sa inyo? Ano bang calling mo? Alala niyo yun? Kahit yung mga artist, di ba? Iba dyan, nagtrabaho na ng ganito. Pero ito yung calling ko, kaya ako nagganito. Sabi, doon ka dispose. Ibig sabihin, doon ka magaling. Kahit pa, kunwari nga, yung mga example dyan, businessman, may business ka na, puhunan ka na, kaso gusto mong sa music, for example, yun ang calling mo, yun ang purpose mo. Hindi yan yun? Ganun din sa buhay nyo, mga young people, especially kayo, makikita nyo yan sa buhay nyo. May pinipili ka na dahil lang for practical reason. Okay? Kaya ako, siyempre, totoo sa akin yan, di ba? So, ako yung nagtatrabaho ngayon, gusto ko na may trabaho ko, masaya naman ako. At kailangan ko ng pera, di ba? Masama ba yun? Hindi. Pero ba't ka nagpastol? Mahirap yan, ma-persecute ka pa. Ito yung calling ko. Dito ako mas masaya, mas hinanda ako ng Diyos dito. Ito, set aside ko lang to. Kung hindi na ako mapromote, okay lang. Kasi naintindihan ko sila. Kasi nga, hati na yung attention ko, eh. Di ba? So, okay na yun. Pero sana, mas mapromote pa ako. Pero kung hindi, di wag na. Intindihan siya. Kasi ito yung calling ko. Tinatawag ako hindi lang basta ng pera dito. Masalamat yung mga anak ko naman, asawa ko naman, di naman yan, ano.
ay, bakasyon naman tayo. Hindi sila ganun eh. Ibig sabihin talaga, ito yung calling ko. Walang problema, okay? So, tandaan niyo yung word na yan, calling. Especially nga kayo, nag-plano kayo sa buhay, di ba? Ngayon, inaaral niyo ano yung gusto niyong aralin, na-evaluate niyo sarili niyo, ano yung kaya mong tagalan, ano yung hindi. Mga young people, pinaplano niyo yung buhay niyo. So, tandaan niyo yan. Kasi sabi dito, let every man abide in the same calling wherein he was called. So, iba nga sa inyo, katulad dito, iba. Kung natin, may ating maganda example. Iba kasi napansin ko eh, kasi may mga ilala kong gano'n, matalino naman, pero hindi nag-abroad. Mga gano'n ba? Kasi meron pala siyang inaalagaan dito. At di niya kaya iwanan. Pwedeng gano'n eh. So, iba naman, ang dahilan ha, kailangan namin maraming pera para tustusan ng ano. Sabi nila, calling ko na hindi maganda mag-abroad minsan kasi iwanan mo yung pamilya mo, di ba? Pero yun ang calling ko eh. Again, depende yun. It's between you and the Lord. Iba kasi ginagamit lang yun. Di ba? Tandaan niyo po yan. So, may konting oras pa tayo. So, balikan natin yung kanina. Yung sa asawa. Anong kinalaman nun? Eh, pastor, gusto ko pa talaga mag-asawa eh. Eh, namatay na yung asawa mo, iniiwang ka. Alamin mo, ano ba saan ka ba dinadala ng Diyos? Lalo ka mahirapan ka maglingkod. Kasi lalo nga, kung babae ka, namatay yung asawa mo, iniwanan ka, eh, alam mo na, nanganak ka ng dalawa. Bago ka makakuha ng asawa, maniwala kayo sa hindi, mag-e-effort ng effort ka dyan. May nag-ano nga dyan sa Facebook eh, kasi mga friends namin iba, ganun nga. Sabi lang, ako, hindi naman ako, ano eh, nag-ano masyado ng mga pangasawa. Pero yung mga post daw, mga Kristiyano pa yan, ha? Parang ano-ano pinapakita, kaya tawanan yung mga ano eh. Kasi yung mahirap kasi, namimingwit eh, yun ang tawag dun eh, di ba? Parang magustuhan siya ng sino. Eh, dati walang Facebook eh. Pero ngayon, doon mo makikita kung anong klaseng tao tayo minsan sa mga pinopost natin. Amen? So, ganun yun. Ibig sabihin ko, hindi ka na inano ng Diyos dyan. Sabi natin, nagkamali ka talaga. O, mahihirapan ka rin lang. Dyan, anong bibilin mo? Pabango, ano, makeup para lang magkaasawa. Ipaglingkod mo na lang sa Diyos yan. Tapos ka na dyan, di ba? Napagbigyan ka na, may isa, dalawang anak ka na. Doon ka na ngayon tinatawag. Kaya sabi doon, manatili ka na doon. Ganun din sa atin. Kunwari, ako ay sa case ko, pwede pa ako maghapit kung gusto ko yumaman. Dami ngayon sa IT talaga pag anong uso, arali nila yan. Pwede naman yun eh. Lalo sa panahon ngayon. Kaya sa binabalance ko yung oras ko, yung kakayanan ko, tsaka yung alam mo na, focus ko. Kung gagawin ko yun, hindi ko kakayanin. Marami akong mapapabayaan na hindi ko dapat pabayaan na ayaw ko rin pabayaan. So, dahil lang sa pera, mag-aapit ako doon. Hindi na, ito na yung calling ko ngayon. Tanggap ko na yun. Kahit minsan may nakikita akong mga, ito pala ginawa niya, pwede ko rin gawin yun, ha. Hindi na. Okay? Ganun din kayo. Lalo sa inyo, mga nag-plano ng ano. Ngayon, kaya sinasabi sa church, laging sinasabi, mga bata, pagbutihan nyo na lahat. Pag-aaral, yan, pag-ulingkod kayo sa Diyos. Pagtanda-tanda nyo, mas marami kayo option. Kasi nagsipag kayo eh. Ano kaya ako? Mag-abroad? Hindi. Business? Career? Mas malaya kayo kasi yung iba kahit magkaroon ng career, wala na eh. Huwag na pabayaan yung pag-aaral mo, matay ka. Ay, gusto ko ganyan, kaya mo ba? May panahon ka pa ba? Kaya, ngayon kung talagang gano'n, kasi may kapatid tayo, naligtas ng, ngayon lang naligtas, na pabayaan yung pag-aaral, for example, ipipilit mo ba bang maging mayaman? Pastor, eh, linggo, kailangan ko mag-aral, magtrabaho eh. Basta ka ba tinatawag ng Diyos? Pastor, pag gano'n, yayaman ako, mag-tice na lang ako. Really? Kung kaya mong bitawan yung Sunday, yung mga meeting natin, I doubt na sakali yumaman ka talaga is maglilingkod ka. Okay? Ano pa? Ganun din sa kanina. Itong circumcision, medyo ganyan pa yan eh. Hindi ganun kaimportante. Pero binanggit na rin kasi nga, napaka-importante yan sa Old Testament. Lagi nababanggit yan. Hanggang sa New Testament, kinukumpara lagi. Pero sa puso na, di ba?
Doon muna tayo kasi hati ito eh, 40 verses to. May question ba? Let every man abide. Manatili ka, diyan ka na, diyan ka na. Kung diyan gusto ng Diyos, kahit ito pa yung gusto mo, huwag na, diyan ka na lang. Okay, pwede kang di sumunod dito, makapahama ka. Bandang huli, pagsisiyan mo yan. Basta matalino ako, babae ako, paano yan? Yan. Diba? Yan madalas. Magaling ako, professional ako, sabi ng magulang ko, mag-abroad ako, magtrabaho ako. Kaya gusto ko din mag-asawa. Paano yun? Eh di niligaw mo nga, may boyfriend ka na, di ano. Sabi ng boyfriend mo, eh, nakinig kay pastor, dapat sa bahay lang yung babae. Nako, paano yan? Nag-usap kayo, Panginoon, di ba? Lord, saan ba ako tinatawag, Lord? Gusto ko bang maging mayaman? O pag-pray ko na lang na pagpalain mo yung asawa ko, kung saan ang abuti namin, di doon. Tindihan niyo ba yan? So, kayo mag-ano niyan kasi dito nagkakaroon ng problema pag hindi na-balance, hindi mo finalo yung calling mo, ang calling ng Diyos pala, sa'yo, nagkakaroon ka ng problema. At ayokong mangyari yung problema sa anak ko, yun ang di ko gusto mangyari. Kaya, sabi ng Bible, sundin natin. Amen? Amen. Ang taon na si Sandy? 9. May tindihan mo yung nag-uusapan natin? Yan ang mga mapalad, yung mga ganyan palang. Ganyan si mamean nyo eh. Diba, si Irish? Jaja, naintindihan? Nag-asawa ka maaga? Ilang taon ka mag-asawa? Bata ka naman eh. Pero at least alam mo na, di ba? Bata ka pa, alam mo na yun. Ang ganun pala yun. Handa ka na. Pag-pray nyo lang, bata pa kayo. Aralin nyo yung ano yung gusto ng Diyos sa inyo. Okay, let's pray. Lord, ay salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na nakuha namin yung mensahe ngayong hapon. Ano yung calling nyo sa amin, ayun yung person namin. Madalas yan, hindi namin gusto personally, but doon yung kami tinatawag. Ito yung pinapakita nyo sa amin, doon yung sitwasyon namin, especially na ano yung kalooban nyo, Lord, kung mga bata, mayroon pa silang space, maghahanda na kailangan gawin, Panginoon. Nawa ay gawin na nila as early as possible, na i-focus nila ang sarili, Lord, sa pag-plano sa natuparin ang inyong kalooban, Panginoon. So yan ay nasa pag-asika, pag-aaral mabuti, paglilingkod sa inyo, sabay-sabay po yan. Bata kayo magbibigay ng biyaya sa amin kung paano masasagawa yan, matalinuhan nyo kami, Lord. Ganun sa mga adults, mag-guide namin yung mga young people, kung nasang kalagay na namin, Panginoon, di kang maghangad na nakatingin kami, Lord, sa kung ano yung accomplishment ng iba, hindi naman nagilingkod sa iyo. I pray na aming gusto mo yan sa aming buhay, nakafocus, Panginoon, sa inyong calling, sa inyong kami nilalagay, Panginoon. So, lamang po, Lord, bigyan ng victory every service, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.